dapat gawin? Halimbawa, kung meron kang utang na nakalimutan na. Ikaw nakalimut na ng utang? Tapos sinisingil ka? Hindi. Pero kung sa tingin mo, na nakalimutan mo, bayaran mo? Pwede mo Eh kung ang original, bara'atu dhimma, al-aslu, bara'atu dhimma, ang original, wala kang utang. Ang original, wala kang utang. Kung walang naniningil sa'yo, original, wala kang utang. So paano kung halimbawa, na naalala mo? Eh di may utang ka. Okay, ang maaaring tanong niya, ang tanong niya, paano kung hindi ko na alam saan yung nautangan ko? Kasi may mga tanong na ganun. Ustad, anong gagawin ko? Yung nautangan ko, hindi ko na alam. Namatay, maaaring namatay na yun. Tapos hindi mo pa alam saan yung kamag-anak niya. Kasi yung iba, may nangyari sa amin, nagpapautang Bombay. Nagpapautang ng multi-cab. So, alam yung multi-cab, may higit 100,000 pautang niya. So, nung nagkautang ng marami, pinlano nilang patayin yung Bombay. So, pinatay nila yung Bombay. So, masaya na yung lahat ng nagkautang. Eh, wala naman, maningit. So, ngayon, hindi nila alam yung batas. Kahit napatay na yan, bayaran mo pa rin yun. Kahit na hindi ka nasisingilin ng bangko, hindi ka nasisingilin ng nautangan mo, take note, utang pa rin yun. Ngayon, saan mo ibibigay ang bayad? Una, hanapin mo yung kamag-anak niya kasi sila yung magmamana doon sa inutang mo. Sa kanila mapupunta yun. Hindi mo pa rin alam saan. Nag-announce ka na sa Facebook, wala pa rin magsagot. So, anong gagawin mo? Dalawa ang pwede mong gawin. Una, ilabas mo na yung pera na yun at ipamigay mo na bilang kabayaran. Pero paano, Ustad, biglang dumating? So, ganito yung gagawin mo. Itong intention mo, pambayad na. Kapag hindi dumating. Pag dumating, tandaan mo, magbabayad ka pa rin. Magbabayad ka pa rin. Ganun talaga. Yung binayad mo, gantimpala mo na yun. Sadaka mo na yun. Tapos kayo sisingilin ka niya. Magbabayad ka pa rin. Kaya pwedeng manatili sa'yo yung utang at pangalagaan mo na. Naintindihan? At nangyari ito sa tatlong tao na nakulong sa kuweba na hindi sila makakalabas maliban kung babanggitin nila yung mga mabuting nagawa nila. At kabilang doon sa isa doon na siya ay nagkaroon ng isang tauhan na nagtrabaho sa kanya at ang sahod niya is hayop lang. Ay, pera. May sinahod sa sahodan niya. So dahil nawala na, hindi niya nakuha yung sahod niya, ibinili niya ng hayop yun. Kambing, baka, kamilyo, hanggat sa nagkaroon ng ransom. Dumami yung pera niya. Kaya nung dumating yung naniningil, yung isisingilin na sahod lang, kasi utang pa rin. Nanatiling utang taon. Imagine mag ang dami ng kambing, ang dami ng baka, ang dami ng kamilyo. Imagine mo gano'ng katagal yung panahon na yun na pinalago niya yun bago bumalik yung naniningil. Kaya nung dumating siya, sabi na saan yung utang ko? Sabi niya, ito na siya. Hindi siya makapaniwala na, paano nangyari na ganyan yung, sabi niya lahat sa'yo yan. Wala pang utang na loob. Kinuha niya lahat yun, wala man lang. Thank you. Oo. Kaya dapat tayo, pag tayo tumutulong, wag ka nang ano. Pag nagpakain ka, innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dapat ganito katangian natin. Magpapakain tayo para sa Allah at wag ka nang magingid na, wala ka man lang, thank you. Tapos titiks mo pa, grabe ka naman bro. Eh, thank you man lang, hindi ka man lang. Oo. Wag kang magkangad ng anumang kapalit para hindi mawala ng gantimpala yung binigay mo. Kaya sabi niya, nung nalaman niya na sa kanya lahat yun, kinuha niya. At wala man lang thank you. At wala man lang ito sa'yo. At sabar. At subhanallah, sinong makakatiis na ganun, di ba? Biro, imagine. So dahil sabi niya, ya Allah, sa nagawa ko na yun, at kung tinanggap mo yun, nabukal sa puso ko na walang reklamo, na kinuha niya lahat, buksan niyo po yung kuiba na yan. Kaya, ano yung bato? Oh, di ba? Kaya kapag yung utang, pwede manatili sa'yo yung utang at hintayin mo na lang na dumating. Pag hindi dumating, wala ka na kasalanan. At ang payo ko sa mga nagkautang, pag hanggat may intention ka na magbabayad ka, tapos naabutan ka ng kamatayan. Kasi may mga nalulungkot eh. Ustad, paano kung namatay ako, hindi ako nakabayad, masisingil pa rin ba ako sa kabilang buhay? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man akhada amwalan nasi yuridu adaahu addallahu anhu. Kapag ang sino man na umutang o kumuha ng pera ng mga tao pero may intention siya na babayaran yun at hindi na nabayaran kasi nga dumating sa kanya yung kamatayan,
ang hatol sa kanya sa kabilang buhay, babayaran sa kanya ng Allah yun. Sa kabilang buhay yun. Pero dito sa mundo, magbabayad pa ba dito sa mundo? Yes. Magbabayad yung kanyang ahlul waratha. Yung kanyang pamilya, babayaran nila yung utang niya mula doon sa kanyang kayamanan na naiwan. Pero ikaw na nag-intensyon, wala ka ng kasalanan sa kabilang buhay. Bakit nag-intensyon ka na magbabayad? Hindi ka na magkakasala doon. Ang hatol ba sa